Hello. Gandang araw sa inyong lahat. Maglilinis muna. Ayan, sa mga gusto naman pumunta ng abroad, ito po ang buhay dito sa Saudi. Dito lang tayo lagi sa bahay. Hindi makaalis, walang day off. Kaya dito na lang napapalipo tayo sa apat na sulok ng bahay nila. O makaalas man, kasama ang amo. Napakahirap ng buhay dito. Hindi ka pwedeng mamili ng ikaw lang mag-isa sa labas. May kasama ka. Dito, pwede kang lumabas. Kasama. Kasama mo lang ang sarili. Ay, nako. Sa mga gustong mag-abroad, may tip ako sa inyo. Una, dapat kung pupunta kayo dito ng Saudi, dapat malakas ang loob nyo. Yung buo, huwag yung pupunta ka dito na takot ka. Kasi una, ang pupuntahan mo dito, hindi mo kilala. Hindi mo sila kilala. Hindi mo alam ang kanilang mga ugali. At hindi mo rin alam kung ano ang gagawin sa'yo. Ito, hanggang dito lang. Ito ang view namin. Ito ang harap ng aming bahay dito ng aking amo. Ito. Hanggang dito lang ako. Dito lang. Nagpapaalam ako sa guard para makalabas. Makita ko sa labas kung ano ang... Kasi minsan hindi ko na alam kung gabi na. Oh. Dahil nandito lang naman ako lagi sa loob. Wala ka naman dito makita ang mga kapwa mo Pilipino. Minsan may pumupunta lang dito. Mga katulong din katulad ko sa mga kapatid ng amo ko. Ganito lang kami lagi, napapalibot lang kami dito sa, kung gusto naming lumabas, dito lang sa bakod lang, dito lang. Hanggang dito lang kami. Ganyan dito. Kaya sa mga gustong mag-abroad, lakasan nyo ang inyong loob para matapos nyo ang inyong kontrata sa loob ng 2 taon. Napakahirap dito ng buhay. Kung iisipin kung bakit tayo nandito, dahil sa pera. Gusto natin may malaki tayong ito ang makikita niyo. Napakataas na gusali. Napakataas na gusali. Hanggang dito lang tayo. Kung ikaw lang mag-isa sa bahay, wala kang makakausap. Ganito. Kaya dapat, kung kayo pumunta ng abroad, huwag kayong matakot. Buo ang iyong loob. Huwag kayong matakot. Si Abdul Shakur, guard namin dito. Sila ang magbabantay dito sa amin. Kailangan may bantay kami. Dahil ganyan sila kahigpit. Hindi pwedeng nandito ka lang mag-isa. Tapos,
pag umaalis sila, punta ng bakasyon, iiwanan kanila sa kanilang mga kamag-anak, doon ka rin magtatrabaho. Hindi pwedeng hindi ka magtrabaho dahil kumakain ka at sumasahod ka din. Tsaka dito, number one na problema namin, ang sahod, laging late. Halos aabot ng 5 buwan. Nung una ko pa lang dito, bago ako nagsahod, inabot ako ng 4 na buwan. Nakiusap pa ako sa mga amo ko kasi hindi nila binibigay ang sahod ko. Wala akong internet. Mabuti na lang yung mga wifi ng kapitbahay namin dito. Nakakasagap ako. At saka yung kasama ko, pinahiram ako ng kanyang SIM card. Mabuti lang dito kung may kasama pa. Mayroon kang mapagsasabihan ng iyong problema. Pero kung wala, kaya maraming mga OFW ang nagiging hindi magandang kinahihinatnan sa buhay. Ang iba, inaabuso. Napakarami talaga. Hanggang dito lang. Patanaw-tanaw lang ako. Hanggang dito lang. Wala. Pag umaalis ang amo ko, hindi naman ako kasama. Ang kasama ang mga yaya. Ganito lang. Kaya sa mga gustong mag-apply abroad, ito lang ang masasabi ko. Bago kayo pumunta dito, magtala kayo ng cellphone. Dahil ito lang ang magiging libangan nyo. Lahat ng gusto nyo, hindi nyo magagawa. Ito lang, sacrifice lang muna. Pagtapos ng 2 taong, pwede ka nang uuwi. Pero ako, hindi pa ako pinauuwi ng amo ko. 3 years na. Kasi naabutan ako ng lockdown. Pero nung 1 taon, umuwi ako dahil nagbakasyon din sila. Pero maswerte pa rin ako kahit ganito lang ako dito kasi mabait ang amo. Okay lang na delayed ang sahod namin basta hindi naman kami nabuso at nagugutuman. Yun lang. Sa mga gustong mag-abroad, isip-isip muna kayo. Lalo na ngayon na may pandemic, napakahirap ng buhay dito sa Saudi. Salamat. God bless. Subscribe my YouTube channel. Thank you.